bawat parokya. Napunta na po sa Alipuran. Ganun din po ang mga presidents ng bawat religious organization para po sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay ating ipagdiriwang ang banal na misa sa paghirap sa simbahan ng Nuestra Señora del Pilar bilang pambikaryatong tambana ng Nuestra Señora del Pilar. Ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar ay itinatag noong 1947, noong panahon ng Amerikano sa Mindoro. Ang mga pari na itinalaga sa loob at lupa ay paminsan-minsan umibisita sa Mamburao upang mangaral sa mga tao at bigay ng sakramento. Bago pa man maitatag ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar, ay una nang naitala ang pagbibinyag ng dalawang pari na sina Padre Bernardo Ruz at Padre Matthias Buengen, mga SVD missionaries mula sa Luok at Lubang noong 1931 hanggang 1941. Bilang isang nayon o barangay, ang mahal na Birhen ng Del Pilar ay naging patrona ng Mamburao at noong 1947, ganap nang itinatag ang Nuestra Señora del Pilar bilang parokya sa bayan ng Mamburao sa pamumuno ni Padre Enrique Smith SVD bilang cura paroko at Padre Manuel Villaruz SVD bilang kanyang katuwang. Sakop sa kanyang pastoral na pangangalaga ang bayan ng Mamburao, pati na rin ang Paluan, Santa Cruz at Abra de Ilog. Noong Enero 1952, ganap nang naitatag ang parokya ng San Rafael Archangel, Abra de Ilog. Sa sumunod na taon, 1953, ang mga parokya ng Sablayan at Paluan ay itinatag din. At noong Agosto 24, 1962, naitatag naman bilang isang parokya ang Santa Cruz, kung kaya't tanging ang bayan ng Mamburao lamang ang nananatili sa parokya ng Nuestra Señora del Pilar. Ngayong taong 2023, ating ipinagdiriwang ang 76 na anibersaryo ng pagtatatag ng parokya ng Nuestra Señora del Pilar. Sa pambihirang pagkakataon, atin po ngayong masasaksihan ang paghirang ng kauna-unahang dambana sa Apostoliko Bikaryato ng San Jose at sa buong isla ng Mindoro na siya ring magiging ikatlong dambana sa Pilipinas na mula sa isang Apostoliko Bikaryato. Bilang isang dambana, ang simbahan ng Nuestra Señora del Pilar ay malugod kayong tinatanggap at ang lahat ng peregrino na nagnanais mamintuho sa patrona at ina ng Mamburao, ang Nuestra Señora del Pilar. Ang titulong Nuestra Señora del Pilar ang kauna-unahang aparisyon ng mahal na ina na nangyari sa Zaragoza, Spain noong 40 AD. Ang mahal na ina na noong panahong iyon ay nasa Jerusalem ay nagpakita kay Santiago sa ibabaw ng isang marmol na haligi, kaya't ito'y tinawag na Nuestra Señora del Pilar. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ating masasaksihan ang pag-aalay ng kandila at mga bulaklak para sa ating mahal na ina. Ang mga sponsors ay inaanyayahang pumunta sa offertory table sa likod na bahagi ng ating simbahan. Thank you.
Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang pagpasok ng mga estardante o parish banner ng bawat parokya sa Apostolico Bicariato ng San Jose. Mula sa Vicariate Foreign 1, Santa Teresa de Avila Parish, magsaysay. Parokya ng Mabuting Pastol, magsaysay. Divine Mercy Parish, Murta, San Jose. St. Joseph the Worker, Cathedral. St. Joseph the Spouse Parish, Central. Chair of St. Peter Parish, Rizal. Santo Niño Parish, Manoot, Rizal. Santissima Trinidad Parish, Iliin Island. San Isidro Labrador, Chaplain C, Bubog, San Jose. Nuestra Señora de Salvacion, Chaplain C, Kaminawit. Santo Niño de Magabay, Chaplain C. Sa Vicariate 4 and 2, San Michael the Archangel Parish, Kalintaan, San Lorenzo Ruiz Parish, Ligaya, Sablayan, San Sebastian Parish, Sablayan, St. Joseph the Worker, Pag-asa, Sablayan. Mula sa Vicariate 4 and 3, Holy Cross Parish, Santa Cruz, Nuestra Señora del Pilar Parish, Mamburao, San Rafael the Archangel, Abra de Ilo, St. Joseph the Husband, Paluan. Mula sa Vicariate 4 and 4, Our Lady of the Assumption Parish, Dubang, San Nicolas de Tolentino Parish, Tilik, Lubang, San Isidro Labrador Parish, Tagbak, Lubang, San Rafael the Archangel Parish, Luop.
Magsitayo po ang lahat at sabayan natin ang pambungad na awit. Magpakaya.
Muli po magsitayo ang lahat para sa pambungad na awit.
Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawa mo kami. Panginoon,
Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbasa ng dekreto ng pagkilala sa pagiging pampikaryatong dambana ng parokya ng Nuestra Senora del Pilar. Tinatawagan po ang Chancellor ng Apostolico Bikaryato ng San Jose, Reverend Father Giovanni Gatdula, JCN. Apostolic Vicariate of San Jose in Mindoro, San Jose, Occidental Mindoro. Decree of Recognition. Since its creation as a parish in 1947, Mamburao has been placed under the loving protection of Nuestra Señora del Pilar, to whom thousands of faithful from all walks of life fly to her patronage. Now, therefore, in consideration of the petition of the parish priest, Reverend Monsignor Carlito Meim Di Maano, last August 28, 2023, and after having consulted the College of Consultors and convinced of all merits of the said petition, by this presence, the Most Reverend Pablito M. Tagura S.V.D. Didi, Apostolic Vicar of San Jose in Mindoro, by the grace of God and the Apostolic See, hereby decrees that Nuestra Señora del Pilar Parish Church, located at National Road, Barangay 8, Mamburao, Occidental Mindoro, be conferred the title of Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish, giving it all the rights and privileges as provided for in Canons 1230 to 1234 of the 1983 Code of Canon Law, and according to its statutes, which I also approve at the same time, given in the office of the Chancery in San Jose, Occidental Mindoro, this 25th day of March in the year of our Lord 2024, and the feast of the Annunciation of the Lord. Signed, Most Reverend Pablito Martinez Tagura S.V.D. D.D., Apostolic Vicar, attested to by Reverend Father Giovanni M. Gatdula, J.C.L., Chancellor. Ngayon po naman ay ang pagbasa ng paghirang sa Cura Paroco, Monsignor Carlito Meim Di Maano, bilang rektor ng Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish. Muli pong tinatawagan ang Chancellor ng Apostolico Bicariato ng San Jose, Reverend Father Giovanni Gatdula, JCL. Decree of appointment. By the power vested on me, the Most Reverend Pablito M. Tagura S.V.D. D.D., Apostolic Vicar of San Jose in Mindoro, by the grace of God and the Apostolic See, hereby is appointed Reverend Monsignor Carlito Meim Di Maano as the first rector of the Nuestra Señora del Pilar Shrine, giving him all the rights and privileges as rector provided in canon law of the 1983 Code of Canon Law, according to its statutes, which I also approve the same time, given in the office of the Chancery in San Jose, Occidental Mindoro, this 25th day of March in the year of our Lord 2024, and the feast of the Annunciation of the Lord. Signed,
Reverend Pablito Martinez Tagura SVDDD, Apostolic Vicar, attested to by Reverend Father Giovanni M. Gatdula, JCL Chancellor. Congratulations, Monsignor. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Buhat Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Naparito siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon, at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Matibay ko rin pinananaligan ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos na susulat o pamanamang itinuturo ng simbahan. Maging ito ay pinahayag sa maringal na pagpapasya o sa isang pangmalawakang turo na dapat paniwalaan bilang pahayag ng Diyos. Matibay ko rin tinatanggap at pinanghahawakan ang bawat at ang lahat ng dahasang ipinahayag ng simbahan hinggil sa turo ng pananampalataya at pamumuhay moral. Dagdag dito, ipinapailalim ko ng buong kapakumbabaan ang aking kalooban at isip sa mga itinuturo ng Santo Papa o pinahahayag sa kabuuan ng mga obispo sa pagganap nila sa tungkulin bilang tunay na tagapagturo, maging hindi man nila nais na ipahayag ang mga turong ito ng tahasan. Thank you.
Dadako na po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tungayan mo kaming pawang mga may kahinaan at upang kami may pasanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon ng paawit, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hindi ako
sabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isiniwala. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop. Dahil dito, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan nang minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa ganong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyo. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayaring ito kung ako'y ganong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatanda mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y bahog, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo para sa pagbabasbas ng mabuting balita. Magsiupo po ang lahat.
kagalang-galang na bagong rektor ng Dambana ng Shrine of the Pillar, Our Lady of the Pillar, Rector, Father Rector Carlito Di Mano. Ang mga minamahal kong kapariyan ng Occidental Mindoro, ang mga madre, religyoso at religyosa, mga seminarista at ang ating mga bisitang mga pari, ang mga government officials na pinangungunahan po ng ating butihing gobernador, Ed Gadjano, ang ating vice gobernador, Dian Apigo Tayag, ang ating congressman, si congressman Udi Tariela, at ang ating mayor sa Mamburao, Lynn Tria. At lalong-lalo na kayong mga sambayanan, sumasampalataya sa Mamburao, parokya ng Mamburao, at lahat ng mga kapatid nating narito na nanggaling pa sa iba't ibang parokya. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magdiwang. Makasaysayan ang araw na ito sa buong kapuluan o isla ng Mindoro sapagkat hinirang natin o ginawa natin ang simbahang ito bilang kauna-unahang pambaykaryatong dambana ng Nuestra Senora del Pilar. Palakpakan natin ang Panginoon! Pasalamatan natin siya at mabuhay ang Nuestra Senora del Pilar de Mamburao. Parangal papuri sa ating mahal na ina. Palakpakan po natin ang ating mahal na birhen. Siya po ang unang disipulo. Siya ang unang naniwala sa pangako na pagliligtas ng sangkatauhan, kung saan ay napakinggan po natin sa unang pagbasa, maglilihi ang isang babae at iluluwal niya ang isang lalaki at siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Meron pong pagkakaiba ang reaksyon ni Zacarias kung saan ay ipinahiwatig din ng anghel na magbubuntis ang kanyang asawa na si Elizabeth. Pero meron siyang pagdududa. Meron siyang pag-aalinlangan. Sabi niya, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na. At gayon din ang aking asawa. At hindi lang matanda, baog pa. Meron siyang pagdududa. Pero kakaiba ang nangyari noong nagpahiwatig. Dinala ni Anghel Gabriel ang magandang balita kay ating inang birhen. At ito ang sabi niya, paano pong mangyayari ito? Ngayong ako'y isang birhen. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi naman sa ayaw ko kung may pagdududa ako, pero pakipaliwanag po kung paano mangyayari ito. Ito po ay isang makatwiran na tanong, a very rational question. Anong sagot ng anghel? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Walang hindi
mapangyayari ang Diyos. Nothing will be impossible for God. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari sa akin ang iyong sinabi. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word." Sinasabi po ni San Bernardo ng Clairvaux na sa pag-uusap ni Maria at ang anghel Gabriel, ang langit at lupa ay sandaling pinipigil ang hininga. Heaven and earth, as it were, holding their breath at this moment of the question addressed to Mary. Will she say yes? Will her humility hold her back? Hindi pwedeng pilitin ng Diyos si Maria. Dapat ito'y galing sa malayang pagpapasya, galing sa kanyang kalooban. The crucial moment came when from Mary's lips, mula sa labi ng ating inang birhen, from her heart, the answer came, "Let it be done to me according to your word." It is the moment of free, humble, yet magnanimous obedience in which the loftiest choice of human freedom is made. Mary is the best next thing that ever happened to us, only next to Jesus. Natupad ang propesya ni Propeta Isaias sa unang pagbasa kung saan sinabi niya, maglilihi ng isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. God is with us. Dahil kay Maria, ang nakapinid na pintuan ng langit ay nabuksan muli. She is the new Eve, bagong Eva. Ang unang Eva ay sumalungat, nagkasala. Pero ang pangalawang Eva, the second Eve, sumagot siya, sumang-ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Isang babae, pinaparangalan po natin sapagkat gusto ng kataas-taasan ng kanyang bugtong na anak kapag siya ay maging tao ay tataglayin niya at isabuhay ang mga pinakamagandang katangian ng isang babae. Si Maria ang kinatawan ng lahat ng mga kababaihan rito. Siya ay isang babae. Kapag pinaparangalan po natin si Maria, dapat din parangalan natin, respetuhin natin, mahalin natin ang mga kababaihan. Ngayon, itong buwan na ito ay tinatawag na Women's Month. Ito ay dedicated to all women because they contribute a lot to the building up of society. Hindi ka lang babae, ikaw ay babae. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay may mahalagang misyon sa ating sambayanan. A story is told about God on the sixth day when He was about to create a woman. When God created a woman, He was working late on the sixth day. An angel came by and asked, "Why spend so much time on her?" The Lord answered, "Have you seen all the specifications I have to meet to shape her, to create her? She must function in all kinds of situations. She must be able to embrace several kids at the same time, have a hug that can heal anything from bruised knee to a broken heart. She must be
She must do all this with only two hands. She cures herself when sick and can work 18 hours a day. The angel was impressed. Just two hands. Impossible. And this is the standard model. The angel came closer and touched the woman. But you have made her so soft, Lord. The Lord answered, she is soft, but I have made her strong. You can't imagine what she can endure and overcome. Can she think? The angel asked. The Lord answered, not only can she think, she can reason and negotiate. The angel touched her cheeks. Lord, it seems this creation is leaking. You have put too many burdens on her. She's not leaking. It is a tear. The Lord corrected the angel. What is it for? Asked the angel. Tears are her way of expressing her grief, her doubts, her love, her loneliness, her suffering, and her pride. This made a big impression on the angel. Lord, you are a genius. You taught everything. A woman is indeed marvelous. She has strength that amazes man. She can handle trouble and carry heavy burdens. She holds happiness, love, and opinions. She smiles when she feels like screaming. She sings when she feels like crying, cries when happy, and laughs when afraid. She fights for what she believes in. Her love is unconditional. Her heart is broken when the next of kin or a friend dies, but she finds strength to get on with life. The angel asked, so she is a perfect being. The Lord said, no, she has just one drawback. She often forgets what she is worth. Today, as we honor Mother Mary, Nuestra Señora del Pilar, ang kinatawan ng lahat ng mga kababaihan, everything that is good in women, let us also honor all the women here. Tumayo po kayong lahat mga kababayan, palakpakan po natin sila. You are our modern heroes. We thank you for your many contributions, for the love you have shown to your families. Continue your noble and special mission like Mother Mary. Ano po ang pangako ng Inang Birhen kay Bernadette sa Lourdes, Our Lady of Lourdes? Sabi ng Inang Birhen, pointing to heaven, I do not promise to make you happy in this life, but in the next life, sa kabilang buhay, lahat ay maliligtas. May pag-asang maliligtas dahil sa pagtugon ng ating Inang Birhen sa misyon na pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa Kanya. Ano po ang sinabi ng ating binang Inang Birhen kay Juan Diego in Mexico on December 9, 1531 nung siya ay nagpakita sa Kanya? Ang Diyos na nasa kataas-taasan at walang hanggan, patuloy at wala ring katapusan ang awa ng Panginoon sa lahat ng nilalang. God's love for each and every one of us, the message of Mother Mary to Juan Diego. Sa pagsasalaysay po ni San Lucas sa kanyang ebanghelyo, ito ang sinabi. Sapagkat sa pakikinig ng ating Inang Birhen,
sa pahiwatig ng anghel, natagpuan niya, nakita niya ang kanyang papel sa buhay. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabulubundukin ng Hudiya. Binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagtig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinagsasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, sa lumang tipan in the Old Testament, habang naglalakbay ang mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos mula sa Ehipto kung saan sila ay naging alipin, pinalaya sila ng Panginoon at sila ay naglalakbay patungo sa Promised Land. Daladala nila ang tinatawag na Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, kung saan nakalagay sa isang golden pot ang mana, kung saan itong mana na ito ay parang tinapay na nahuhulog mula sa langit para sa mga Israelita upang hindi sila magutom. At doon sa Arko ng Covenant, Ark of the Covenant, naroon din ang dalawang bato, stone tablets, kung saan nakasulat o nakaukit ang sampung utos ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng Ark of the Covenant bilang konkretong alaala na kasama nila ang Diyos, na hindi sila pababayaan ng Diyos? Kaya ang pangalan ng ipinanganak na anak ng Diyos ay Emmanuel, God is with us. Tayong bagong arko, tayong bagong dambana, ang sinapupunan ni Maria. Kaya tinatawag siya sa Griego, Theotokos, God Bearer. Binubuhat niya ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Tagadala sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos, bearer of God's presence or Yahweh's presence. Mary becomes a mother through her ears. She conceived through her ears, through her hearing. Blessed are those who hear the word of God and keep it. In giving herself away fully to God, Mary becomes a superabundant source of life. Indeed, she becomes pregnant with God. Ito po ang papel ng ating inang birhen. Siya ang dambana. Siya mismo ang unang dambana. The first shrine. Siya ang nagdala ng anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Saint Bernadette, Our Lady of Lourdes, anong sabi niya? Anong sabi ng inang birhen? Develop a devotion to the Holy Eucharist. As at the wedding feast of Cana, Mary points to her. Do whatever He tells you. Nakatuon ang ating pansin o parangal sa Kanya. Ang Kanyang papel ay dalhin tayo
sa kanyang anak. Kaya nga, siya ang dambana, siya ang maglilapit tayo sa Panginoon. Ano ang pangako ng ating Inang Birhen, Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza kay San Juan? Sabi niya, build a church and this church will be a symbol. It will stand from that moment until the end of time in order that God may work miracles and wonders through all, through my intercession for those who place themselves under my patronage. Hindi pa ang misyon ng Inang Birhen. Siya ang ating intercessor. Lahat ng mga biyaya, lahat ng mga pinagpala, lahat ng bendisyon ay dadaan sa Kanya. Kaya, sapagkat ang dambana na at ay palatandaan na hindi tayo pinabayaan ng Diyos, nakasama natin ang Diyos sapagkat meron tayong pangunahing dambana, ang ating Inang Birhen mismo. Finally, ano ang pangako o sinabi ni Saint Therese of Lisieux tungkol sa ating Inang Birhen? We know very well that the Blessed Virgin is Queen of Heaven and Earth, but she is more Mother than Queen. Ina bago Reina. At napakaganda ang sinabi ng ating Inang Birhen kay San Diego sa Mexico nung siya ay nagpahiwatig at nagpakita sa kanya. Espanyol, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Siguro tawagin natin ang isa sa mga pari upang i-translate itong Espanyol na ito. Anong sabi? Si Father Mendoza ay 20 years sa Mexico. Pero kayang-kaya ko i-translate ito. Am I not here who am your mother? No temas hijo mío, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Don't be afraid, my son, my daughter. Yes, am I not here who am your mother? Que va a pasar ahora? Nada, no te preocupes. No estoy yo aquí, que soy tu madre. What's going to happen? Nothing. Don't worry. I'm here, right? Mom's here. Your mother is here. Narito na ang dambana. Ang dambanang siya ang tagapamagitan. Ilalapit tayo kay Kristo. At kung saan si Kristo, naroon ang biyaya, naroon ang kapayapaan, at gaganda ang ating samahan dahil meron tayong dambana. Magsitayo pong tayong lahat at dasalin natin ang Aba, Ginoong Maria bilang parangal sa ating Inang Birhen. Aba, Ginoong Maria, napupukuno ako ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat po.
Ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng libing. Nang may katlong araw na buhay na magpili, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto, patuho sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Bawat kahilingan tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa lugar ng ating hanap buhay, at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, may bahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit sa amin ay nagkasala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay. Maaari na pong ialay ang alak at tubig, siborium at kalis. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayon ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang pag-aayon ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan at sa kipagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gayong banal na mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapa tumayo sa paharap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Pablito naming Obispo at ang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng kanyang kabiyak na puso si San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin na kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin ng pagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at may taguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa Nuestra Señora del Pilar. Sabay-sabay po tayo. O Maria, Ina ng Diyos, minamahal naming Nuestra Señora del Pilar, patrona ng aming abang parokya at bayan ng Mamburaw. Kami sa iyo ay lumalapit, taglay ang kaloobang sa iyo ay nag-aalay ng pagsinta at pagsamo sa iyong makainang pag-aaruga. Ipamagitan mo kami sa madlang awa ng Diyos, kay Jesus na iyong anak, at pakamtan mo po sa amin ang mga kahilingan at pagsamo namin sa iyong pagtatangkilik. Dinarangal ka namin, minamahal naming ina. Kami iligtas mo sa daluyong ng kasamaan. Patatagin ng pundasyon ng aming pananampalataya at pag-asa. Pag-alabi ng aming pag-ibig at ipanalangin mong ipagadya kami ng iyong anak sa lahat ng kaaway ng aming katawan at kaluluwa. Ina naming sinisinta kung paanong ang parokya at bayan ng Mamburaw ay patuloy mong pinagpapala. Kalugdan mo rin at basbasan ang lahat ng sa iyo'y namimintuho at kami tigibin ang kagalakan at kabanalan hanggang ikay aming makapiling kasama ng mga banal sa kalangitan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Nuestra Señora del Pilar ng Mamburaw, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ating second collection. Ito po ay ilalaan sa pagpapatuloy na ipinapagawang kisame ng ating simbahan at pagpapatuloy ng ipinapagawang kumbento.
Ngayon ay dadako tayo sa pag-aalay ng bulaklak para sa mahal na Birheng Del Pilar sa pangungunang ng ating minamahal na obispo, Lubhang Kagalang-galang Pablito Tagura, SVD, DD, na susundan ng mga kaparian at mga madre mula sa Apostolico Bikaryato ng San Jose. Sa puntong ito ng ating pagdiriwang ay ating masasaksihan ang pagpapasinaya at pagbabasbas ng tanda o marker ng ating bagong dambana. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya. Naniniwala kami na sa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mga mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ama naming mapagpala, hinihiling namin sa iyo
Napagpalain mo ang dambanang ito na maging puok ng pag-ibig. Ama, pagkaingatan mo ang mga lingkod ng dambana at sila ay pagkalooban ng pag-uunlad ng kanilang mga kamay at isipan. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ang pagbabasbas ng mga sagradong imahe, rosaryo, langis at mga sagradong mga gamit pandasalan. Sa mga may mga dalang imahe ay itataas na lamang po ito mula sa inyong kinaupuan. Magsitayo po ang lahat ng mga magpapabasbas ng mga sagradong imahe. O Panginoong Diyos, ikaw ay bukal na simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga imaheng ito, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang lahat ng dumulog at magdasal sa larawang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ilang paalaala po. Ang oras po ng procession mamaya ay sa ganap na 5 ng hapon. At maraming salamat po sa lahat ng candle at bouquet sponsors, donors at sa inyo pong lahat na dumalo, tumulong at nakiisa sa pagdiriwang ng deklarasyon ng pagiging dambana ng parokya ng Nuestra Senora del Pilar. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang ating bagong rector, Monsignor Carlito Dimaano. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Isang biyaya ang patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon. August 18, 2023, nagkaroon ho ng pagpupulong at sabi po namin, sana sa darating na panahon, ang ating Nuestra Senora del Pilar ay maging Nuestra Senora del Pilar Parish and Shrine. December of last year, December 16, sinabihan ako ni Bishop, i-prepare mo ang parokya mo dahil ito ay gagawin nating shrine. Kaya po ito isang napakalaking biyaya. We are privileged. At the same time, we have full responsibility. Dito magsisimula sa Mamburaw ang debosyon ng ating mahal na ina. Hindi lamang hindi babae lang, kundi babae talaga. Kaya nga po, maraming salamat, Bishop, for gracing this event. Sabi ko nga po, alam ko, marami ho ang maagang nagising. Marami po ang nagtiyaga na pumunta dito kahit mainit. Kahit wala pong upuan, ang mahalaga naman po ang biyaya ng Panginoon. Nung ako po'y dumating dito, May 2019, sabi ko nga sa sarili ko, ang atin pong simbahan ay titingalain. Talaga pong tinitingala ang ating simbahan. Nasa second floor kasi. Kaya kitang-kita. Titingalain ang parokya. Dahil nga sa biyaya ng Panginoon.
Sa lahat po ng mga kaparian na nandito, maraming maraming salamat sa mga sponsors at benefactors natin. Thank you very much. Ang ating pong simbahan ay nabuo ng sama-sama at tulong-tulong ang buong Mindoreño, ang mga taga-Mamburaw. Kaya po, maraming, maraming, maraming salamat po. At ito po ang biyaya ng ating Panginoon. Salamat po and magandang tanghali sa inyong lahat. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para po sa mga kumuha ng upuan sa baba, ibalik nyo po yan. Pagkatapos po ng ating organized picture taking, bababa po, marunong naman ho tayong magbasa, meron na hong pangalan ang mga lamesa ninyo. So kung hindi nyo lamesa, huwag nyo pong upuan. Pero lahat po ng naririto ay inaanyayahan pagsaluhan natin ang biyaya ng Nuestra. Maraming salamat po, Monsignor Carl. Tinatawagan po muli ang ating Chancellor, Reverend Father Giovanni Gatdula, para sa pagpapakilala ng mga kasama at bisitang pari. Congratulations, Nuestra Señora del Pilar. Kinagagalo ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga bisita. Unahin na po natin ang ating pong mga magpapari na mga diocesanong seminarista. Halito po sila. Palapakan po natin ang ating mga seminaristang pari. Magpapari. Kasama po ang mga seminarista na kasalukuyan naglilingkod sa ating bikaryato. Si Brother RV. Ayan po. Kasama po ang mga regents ng SVD, si Brother Terence and Brother Jordan, SVDs. At seminarista po ng MMMP, si Brother Romar. Nasa atin pong piling din ang mga madre ng Missionaries of the Child Jesus. Ang Dominican Sisters of St. Catherine of Siena, from Sablayan. Narito rin po ang Missionary Servants of the Blessed Sacrament. Narito rin po ang isang madre mula sa Congregation of Holy Trinity of the Blessed Sacrament. Mula po sa Vicariate for Rain 1, narito po ang Parish Priest ng Santa Teresa de Avila Parish, Reverend Father Gerardo Kausapin. Parokya ng Mabuting Pastol, Reverend Father Anthony Tria, SVD. Ako po ay naka-assign sa Divine Mercy Parish, kasama po si Reverend Timar De Leon. Mula sa St. Joseph the Worker Cathedral, Reverend Father Arnel Bilamide. Katuwang niya si Reverend Father Jerry Halos. St. Joseph the Spouse Parish from Central, yours truly, Father Raymond Mulingbayan. The Chair of St. Peter Parish, Reverend Father Thaddeus Tiano, SVD. From Santo Niño Parish, Manuot, Rizal, Reverend Father Constantino Salas, MMMP. Na-assign nga pala siya dito sa Mamburaw. From Santissima Trinidad Parish, Iling Island, Reverend Father Romer Cabrera, MMMP. Kasama niya po ang formator ng mga seminarista ng MMMP, Father Randy Orfiano, MMMP. May mga chaplaincies po tayo sa BF1. From San Isidro Labrador Chaplaincy, Bubog, San Jose, Reverend Father Mauro Arevalo.
from Nuestra Señora de Salvacion Chaplaincy, Reverend Father Francisco Mendoza, SBD. From Santo Niño de Magbay, Chaplaincy, Reverend Father Roy Panes. From Vicariate Foreign 2, St. Michael Paris, Kalintaan, Reverend Father Ronilo Omanio. From San Lorenzo Ruiz, Paris, Reverend Father Janus Prud, SVD. From San Sebastian, Paris, Sablayan, Reverend Father Ronald Panganiban, dating Paris Priest ng Mamburao. With his assisting deacon, Reverend Ronnie Talaber, MMMP. From St. Joseph the Worker, Paris, Pag-asa, Sablayan, Reverend Father Rolando Villanueva. Mula po sa Vicariate Foreign 3, from Holy Cross, Paris, Santa Cruz, Reverend Father Ronilo Ordines, SBD. And his parochial vicar, Reverend Father Ryan Dino, SBD. From San Rafael, the Archangel, Paris, Abra de Ilog, Reverend Father Glenn Mercado. From St. Joseph, the Husband, Paris, Paluan, Reverend Father Mario Corona. At mula po sa Vicariate Foreign 4, kasama po natin ang ating MC, ngayong ating liturgy, Reverend Father Darwin Artisona, Parish Priest of San Isidro, Labrador, Paris. Tagbak. At siyempre, hindi natin kakalimutan ang kasamang pari dito sa Mamburao, Father Selvino Enriquez. Ang ating pong Vice Chancellor, Father Alan Mar Makaslam. Mula po sa hanay ng naglilingkod sa Divine Word College San Jose, narito po si Reverend Father Conrad Alvarez, the Campus Minister. Narito rin po si Father Paulus Carmani, SVD, Finance Officer. Narito po ang mga bisita nating pari mula sa SVD, Reverend Father Nonito Gallego, SVD from Magsaysay. Ang kasalukuyang nagtatapos ng canon law, Father Don John Soriano, SVD. Narito rin po ang isang professor from Tagaytay, Father Frankie Savandi, SVD. Kasama niya po si Father, dating na-assign dito, ngayon ay nag-aaral, Father Cornelis Carmon, SVD. And of course, from Mamburao, from the Merinol Fathers, Reverend Father Joy Tahonera, MM. Of course, our Vicar General, Monsignor Carlito Dimaano. And we are honored and privileged because the representative of Pope Francis is here. The Vicar Apostolic of Apostolic Vicariate of San Jose, Most Reverend Pablito Martinez Tagura, SVD, DD. Maraming salamat po. Maalab na pagbati po, Father, for your 20th anniversary sa iyong priestly ordination. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong mapayapa.
Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsiupo po habang tayo'y nagkakaroon ng organized picture taking. Unahin po natin ang buong kaparian ng Apostolico Vicariato kasama ang ating mahal na obispo, Bishop Pops. Magsiupo para sa organized picture taking. Susundan po ito ng mga madre at mga seminarista at mga relihiyoso. Probinsya at mga bayan. Governor Diana at mga sangguniang panlalawigan, Mayor Lindria at mga mayor mula sa ibang bayan, at mga kasamang sangguniang bayan. Susundan po ito ng Vicariate for Rain mula Vicariate for Rain 1, Santa Teresa de Avila Parish, Magsaysay, Parokya ng Mabuting Pastol, Magsaysay, Divine Mercy Parish, Murta, San Jose, St. Joseph the Worker Cathedral, St. Joseph the Spouse Parish, Central, Chair of St. Peter Parish, Central, Santo Niño Parish, Manoot, Rizal, Santissima Trinidad Parish, Elin Island, San Isidro Labrador, Chaplaincy, Bubog, Nuestra Señora de Salvacion, Chaplaincy, Kaminawit, at Santo Niño de Magbay, Chaplaincy. Magsiupo muna po lahat at lahat po ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagpa-picture kay Bishop. Huwag po tayong magdumog sa unahan. Tatawagin po lahat bawat parokya. Pakiusap po, magsiupo muna po lahat at tatawagin po natin lahat bawat parokya. Nais po muna nating tawagin lahat po ng galing sa St. Joseph Cathedral Parish. Lahat po ng galing sa St. Joseph Cathedral Parish, lapit na po kayo sa tabi ng...